Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral na tirang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Sharon, kasama si Precious, isang mag-aaral mula sa paaralang elementarya ng Bacnor na maghahatid sa inyo ng isang kwentong kapupulutan ng aral. Babasahin namin ngayon ay isang kwento tungkol sa pagre-resiklo ng mga bagay na patapon na na pinamagatang pulot supot. Isinulat ito ni Ginang Sharon C. Tarayo mula sa Dibisyon ng Isabela at iginuhit naman ito ni Ginang Lovely Ann R. Guevara mula sa parehong dibisyon. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Yehey! Mina, halika! Mayuwing pagkain si nanay! Nagagalak at sabik na sabik ang ate kong si Luz. Nakapagtataka, pero hindi sa uwing pagkain nasisiyan si ate, kundi sa supot ng mga pinamili ni nanay. Yes! May mga supot na naman akong nakolekta. Puno ng saya ang mga mata ni ate. Siguro pangongolekta ng basura ang pangarap niya paglaki o magpapatayo ng palasyong yari dito at doon kami titira. Habang ako'y nagsusuklay at naaliw tignan ang sarili sa salamin. Mina, tapos ka na? Halika, sabay na tayong pumasok. Kumunot ang noo at umiling ako dahil sa kanyang daladala. Tila duming makukulay na kumakapit ang supot sa kanyang kamay. Kinaumagahan, habang ako'y nag-aayos ng gamit sa eskwelahan, napansin ko ang pulang supot na punong-puno ng laman. Isa, dalawa, tatlo, mga librong nagsisiksikan at magulo. Ate, sasabog na yung supot dahil sa bigat ng laman. Puna ko. Lunes hanggang Biyernes, iba't ibang supot ang dinadala ng ate ko. Ilang araw na din kasing sira ang bag niya. Inayos at tinahi na dati iyon ni nanay. Ngunit palaging nasisira. Siguro may lamang mga bato iyon. Pulubi yata ang ate mo. Sabay tawa ng mga kaklasiko. Sa galit ko, pinagtatapon ko ang hawak niyang supot. Tapon dito, tapon doon. Tuwang-tuwa ako habang bumabagsak sila pababa. Bakit mo ba pinagtsatsagaan ang mga yan? Tanong ko. Umiiyak at dahan-dahang pinulot ni ate ang mga kinalat ko. Nang nakauwi na kami galing sa paralan, may napuna ako. Putas na ang dalang supot ng ate ko. Nakipaglaban yata ito sa mga librong laman nito. Ate, itapon mo na yung supot. Butas na. Reklamo ko. Inis na inis ako nang dumating si nanay. Tapos ka na ba sa pag-iipon, Luz? Hindi pa po, Nay. Madami pa akong kailangan. Sagot niya, Nay! Sa dami! Tatangayin na pataas ang bahay! Bulalas ko. Pula, dilaw, asul at puti. Sumasayaw ang mga supot sa tali. Gulat at nandiri ako sa nakabalot sa katawan ko. Nanay! Ate! Tulong! Tulungan niyo ako! Pagmamakaawa ko. Pilit ko silang inaalis. Ngunit mahigpit silang nakakapit. Pawis na pawis at minulat ko ang aking mga mata.
Mataas na ang sikat ng araw, panaginip lang pala. Nalalapit na ang Pasko, nasasabik na ako sa bagong regalo. Ate, sana lalapag si Santa Claus kasama ang mga regalo. Walang imik. Nako, nasa mundo na naman ng mga plastic si ate. Abala siya sa pagtatagpi-tagpi sa mga supot na kinolekta niya. Yay! Biyernes na! Selebrasyon na ng Pasko sa aming paaralan! Suot ko ang pula at bago kong bestida, pasayaw-sayaw pa. Nang nagsalita sa mikropono ang punong guro naming si Ginang Santos, ibabalita ko ang nanalo sa pagandahan ng parol. Wika niya. Sa unang pwesto, Luz E. Juan. Tama ba ang narinig ko? Boom, boom! Tila dumagundong ang tambol sa tenga ko. Tama! Pangalan niya ng ate ko ang binanggit. Labis ang galak niya sa entablado at itinaas ang tropeyo. Nahiya ako sa aking sarili ng araw na iyon. Kinahiya ko ang paggamit niya sa bagay na patapon na. Pinagmasdan ko ang ginawang parol ni ate. Nakawiwili at napakaganda palang tignan habang naiilawan ng Christmas light. Mina, napakagaling talaga ng ate mo. Wika ng kaklasiko. Oo naman, ate ko kaya yan. Masaya akong sagot. Paglapit ko, may inabot na regalo ang aming punong guro. Binuksan niya ito at napaluhas sa nakita. Bagong bag ito. Simula noon, natuto akong gumawa ng mga plastic na dekorasyon. Nakababawas na ng kalat sa paligid, kumikita pa kaming magkapatid. Tama! Si ate nga ang reyna ng pagre-resiklo ng basura. Ako naman ang prinsesa at pinagmamalaki ko ito. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Sana nag-enjoy kayo. Hanggang sa muli! Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa Bureau of Learning Resources at Learning Management Sections ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto!